All right, we are done with the lesson. Do you still have any questions? Okay, again, thank you and have a good night. See you soon. Bye. Hi, it's me, F, and welcome sa channel natin. At syempre, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ganon, at i-like at share mo na din. At bago natin simulan ang video to, syempre magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na ang video to ay base po lamang sa aking sariling experience at sariling opinion. So yun na nga, bali magbibigay tayo ng mga reasons kung bakit rare job ang dapat mong piliin kung gusto mong mag-apply bilang ESL tutor. So, bali kasi ako ay 1 year and 3 months na sa rare job. So, siguro naman kahit papaano, pwede na akong magbigay ng aking sariling opinion or reviews tungkol sa rare job. So, umpisahan natin. Kaya ako nagustuhan ang rare job, kaya tumagal din ako ng mahigit isang taon dahil dito relax and stress free. Bakit ko nasabi yan? Dahil sa reason number 2, bali flexible schedule. Ang scheduling kasi sa rare job ay magsisimula ng 5 a.m. hanggang 12 midnight. So, bali depende sa'yo. Ikaw ang mamimili kung anong schedule ang gusto mo. So, pwede kang mag-open kung saan ka lang available at kung ano yung mga schedules na gusto mong piliin. So, hindi ka mape-pressure na, ay, sa ganitong oras meron akong schedule, sa ganyang oras meron akong schedule. Hindi. Ikaw ang mismong manager ng sarili mong schedule. Ikaw ang magmamanage. So, yun. Isa sa magandang dahilan kung bakit nagustuhan ko ang rare job. And also, no required working hours. So, pwedeng-pwede ito para sa mga gustong mag-part-time at gustong mag-full-time. So, pasok na pasok yan. Pero, syempre, porque wala siyang required na lesson na working hours. So, syempre, dapat naman din mag-conduct tayo ng lesson ng at least 1 within 2 months. Hindi ko alam kung nabago na yung sistema, pero up until now, yung panginyong pagkakaalam ko na within 2 months, at least 1 lesson dapat makapag-open ka para hindi maging dormant yung pagiging ESL tutor mo or para hindi ma-terminate yung iyong kontrata sa kanila. And reason number 3, yung tungkol sa materials. Actually, dito, hindi mo na paproblemahin yung mga materials. Bali, ready and provided na ng rare job yung mga materials. Pero of course, bago mo naman siya ikakandak sa iyong mga estudyante, dapat pag-aralan mo muna rin siya para at least kung meron mga possible questions yung students mo, madali mo siyang masasagot. And also, reason number 4, user-friendly siya. Actually, hindi ko alam kung ganito pa rin yung sistema ngayon, pero dati kasi, nung time na nag-apply ako, after kong makapasa sa lahat, oops, pasensya na po doon sa ingay ng tricycle. Actually, kasi nandito ako sa kabilang part, so pasensya na. Okay, yon, reason number 4, user-friendly siya. Okay? Yun nga, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, hindi ko alam kung parehas pa rin yung sistema niya ngayon. Kasi before, nung time na nakapasa ako sa interview, nakapasa ako sa initial mock lesson, binigyan na kaagad nila ako ng mga links, ng mga modules tungkol doon sa sistema ng pagtuturo sa rare job. So, bali napaka user-friendly niya. Madali siyang intindihin, hindi siya masyadong komplikado. So, kumbaga parang bumili ka lang ng bagong cellphone tapos pinag-aangalan mo siya na masyadong madali lang, madaling i-navigate ang system nila. Before kasi wala kaming online training. So, hindi ko lang alam ngayon ha kung meron ng online training when it comes to pag na-navigate ng mga system sa rare job. And reason number 5, complacent students. Kasi ang kinikater ng rare job ay mga Japanese students. So, ang mga ages naman natin dito from child to adult. Meron tayong elementary students, high school students, university students, and meron din tayong mga professional students like doctors. Actually, ako, marami akong naging estudyante na doctors. Meron din dyan mga lawyers, IT, and so on. And also, ang kagandahan dito, mababait ang mga Japanese. Actually, wala pa akong na-encounter na students na nagsungit or kung anumang naging problema. Lahat sila mababait.
and willing na willing silang matuto. If in case na meron kang gustong i-correct, i-correct sa kanila, nakikinig sila, marunong silang makinig as long as na ipinapaliwanag mo ng maayos kung bakit ito yung tamang grammar or kung bakit ito yung tamang gamiting salita, nakikinig sila. At ang maganda sa kanila, hindi lang sila basta nagle-lesson, nagte-take down notes sila kung ano ba yung dapat or kung ano yung tamang mga grammars na ikinugek mo sa kanila, itinitake down nila yan at talagang ina-apply nila sa susunod na lessons nila. And also, alam naman natin na ang mga Japanese ay masisipag. Hindi porke ikaw yung tutor nila, ikaw lang yung nagtuturo sa kanila. Actually, even ikaw na tutor, matututo ka rin sa kanila. Like for example, kung ang pinili ng estudyante ay free conversation. So, pwede kang magtanong sa kanila ng mga tungkol sa Japan, sa culture, sa traditions nila. And ako, minsan, kadalasan tinatanong ko sila kung halimbawang pupunta ako sa Japan. Oops, pasensya na naman. Maingay na naman yung tricycle. Ayun. Ako, kadalasan tinatanong ko sa kanila, like, if in case pupunta ako sa Japan, ano yung pinaka best season na pumunta doon, ano yung mga places na maire-recommend nila sa akin, if in case, at ano-ano yung mga foods na maire-recommend nila. Yung mga ganyang bagay, napakagandang itanong sa kanila dahil matututo at matututo ka talaga sa kanila. And reason number 6, meron tayong mga supportive coaches. Actually, kapag nag-apply ka at natanggap ka, bibigyan kanila ng coach mo. And even kahit hindi mo na siya coach, pwede ka pa rin mag-message sa kanya, magtanong ng mga bagay-bagay kung meron kang concerns. And ang kagandahan dito, hindi kanila, ang tawag nito, halimbawa let's say na hindi mo na siya coach, kapag meron kang concern at siya yung minessage mo, i-entertain ka pa rin niya. Sasabihin niya sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin and all that. And reason number 7, meron tayong rare job support live chat. Like for example, nagkakandak na tayo ng lesson natin at nagkaroon tayo ng aberya or problema, agad-agad pwede tayo mag-message sa ating live chat, sa ating rare job support na agad-agad din naman sasagot sila sa'yo at sasabihin sa'yo kung ano yung mga dapat mong gawin. And reason number 8, actually hindi ko alam kung lahat ba ng ESL company ay ganito, pero sa rare job, hindi nila nire-require na kailangan merong kang teaching experience. But as long as na merong kang potential na magturo, then pasok ka na. And yun lang yung mga reasons na maibibigay ko sa inyo sa ngayon at base rin yan sa aking sariling experience. And so far, satisfied pa naman ako sa pagtuturo dito sa rare job and so far, nai-enjoy ko pa rin naman siya. And hindi ko pa nakikita yung sarili ko na aalis bilang ESL tutor sa rare job. So far, dito muna ako. Ini-enjoy ko siya. And sana kayo din, kung halimbawang nag-apply kayo sa rare job at natanggap kayo, sana ma-enjoy din ninyo kung paano yung pagtuturo sa rare job. So, yun lang guys ang maibibigay ko sa inyong mga reasons kung bakit rare job ang dapat ninyong piliin. And sana, huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang video to. At syempre, subscribe na. Ito lang yan sa baba at i-click ang notification bell. So, yun lang guys. And next time, itatry naman natin na kung pupwede lang ha, kung pupwede. Hindi ko kasi alam kung possible ito, kung pwede tayong mag-video ng ating actual lesson. Pero syempre, kailangan muna nating itanong yung mga bagay-bagay kung pupwede yan. And yun. So yun lang for today guys. And magandang buhay! Bye-bye!